Hello, good morning! Nandito po muli tayo para magluto ng isang masarap na putahe. Sabihin natin ay stir-fry tofu with eggplant. At ito nga po, niluluto ko na pero wala po akong mantika. Mamayan lang po yung mantika, i-sprinkle ko po. Ano? So ngayon ay akin munang lulutuin itong tofu. Wow, ang sarap! Atin pong gagawing ma-brown-brown yung pagka-luto natin sa tofu. Ano po? Ayan. Ayan, medyo nagba-brown na po yung ating tofu. Maganda na po ang kulay niya. Para pag inihalo po natin to sa ating tofu with eggplant, eh talagang sa kulay pa lang ay ma-attract na po tayo. So ito na po ang finished product ng ating tofu na inirito ng walang mantika. Ano po? Ang sikreto lang po ay talagang papainitin nyo po ng todo yung inyong kawali para pag inilagay nyo po ang tofu ay hindi po siya magdidikit-dikit at magpipira-piraso. Ayan, ano po? At slow cooking lang po. Huwag po sa sobrang mainit na apoy. Ano ho? Naka-low lang po ako. Yes! The best! Sarap! Hi! Ngayon naman po ay piniprito natin ang talong sa tubig. Pala. Tapos na ang ating tokwa. Ayan po. Brown na po ang kulay niya. Ito po ay pinirito natin ng walang mantika. Ano po? Parang grill lang o inihaw lang po sa kawaling ito. Ano po? Na napakagandang paglutuan po ng mga pagkain na hindi kinakailangan ng mantika. Ano po? Ito na po yung eggplant na aking piniprito sa tubig. Ano po? Ayan. Okay. So, yung pong tubig ay nawala na. Siyempre, sumama na po sa talong. Ang sarap. Alam niyo po kasi, ang bawat halaman ay meron po silang sariling mantika. Ano po? Kaya mapansin niyo na parang oily pa rin siya. Ano po? Dahil sa may kanya-kanyang mantika naman po yung mga halaman na yan, kaya yun po ang ginagamit ko. Pero mamaya po ay mag-i-sprinkle po ako ng olive oil. Ano po? Sa huli na po yon, hindi ko po siya niluto, ihahalo ko lang po siya sa huli. So ito na po yung finished product ng ating fried tofu sa tubig. Ano po? Ito nyo, very oily rin po siya. Ano po? Dahil sa nag-produce po yung ating eggplant ng sarili niyang oil. At mamaya po, paghahalo-haloin na natin silang lahat para po sa ating masarap na putahe. So ngayon po, ang susunod natin ay paghahalo-haloin na po natin itong ilang ating mga kumbaga ingredients. Ito po ay soy sauce. Then yung ating pinaka-pampaasin na konti. Ito po ay lemon. Ano po? Hindi po ako gumamit ng vinegar. At mamaya po ay lalagyan ko pa to ng tinatawag na cocoa sugar para lalong sumarap. Ano po? Kaya nga the best ang ating pula mamaya. Ano po? Pag pinaghalo-halo ko na po lahat ito, ay talagang napakasarap na po nito. Yes! Ano po? So ngayon po ay paghahalo-haloin ko na po yung aking mga ingredients. Ooh, wow! Okay, tapos ito po, yan! Sarap! Ibang class ito! Ano po? Talagang God is good! Ano po? At syempre, ilalagay ko po itong sugar para masarap. Ayan! Wow! Ibang klase po ito. Ibang klase. Ang bango, ang sarap. Napaka-aromatic po nito. Talagang
Maglalaway ka sa sarap po. Ano po? Yes. At pagkatapos po niyan, syempre, papakuluin lang po natin ng konti yon. Pagkakulo po nun, ihahalo ko na po ang eggplant po na pinirito natin sa tubig. At syempre, ang ating pong tofu, ano po? Ayan. At pag nahalo ko po sila, tapos na po ang ating putahe. May ulam na po tayo ngayon tanghali. Yes! Okay. So, mainit na po yung ating sauce, ano po? Yung sauce ng ating tofu at eggplant. Kaya ilalagay ko na po ang eggplant. Wow! Grabe, ano po? Ang sarap! Woo! Okay. At syempre, pagkatapos po niyan, ay ilalagay ko na po ang tofu. Woo! Wow! Okay. So, haluin lang po natin ng dahan-dahan para hindi masira yung tofu. At para yung tofu po ay sumama sa tinatawag nating sauce. Ayan, no? Okay. Ang sarap, ano po? Okay. So, hayaan po na po natin siyang kumulo uli, ano po? Ngayon po ay tikman natin, ano po, yung produkto natin ngayong, wow! Mmm! Ang sarap! Lalo na pag ito po ay meron ng kanin, ano po, meron ng partner na kanin, talaga namang, makaparami ka ng kain. Okay? Sana. So, ngayon po ang ating putahe luto na, ano po, mahaluan po natin siya ng spice, kagaya po nitong powdered black pepper. Mahilig po kasi sa medyo manghang mga tao rito, ano po. Ayan. Kung ako pa ito, lalagyan po ito talaga ito ng chili sauce or chili, pero ano po, talagang parang masarap. Okay? At syempre, ihahalo ko na po ang olive oil na konti. Ano po? Konti lang naman po ito para lang magkaroon ng konting kulay. Ano po? Kumbaga, lush yung ating iluto. Ano po? Okay? Tapos ahaluin lang po natin ng konti. Oh, sarap naman ang putahe. Wala na po akong apoy. Pinatay ko na po. Woo! Grabe naman itong ulam na to. At pagkatapos po niya, syempre, ilalagay na po natin. Oh. Ayan. Dito sa lalagyan, itong ating ulam. Wow! Woo! Yun, oh. Matindi. Wow! Grabe, oh. Ang sarap po. Ang sarap talaga nito. Okay, syempre sa isang lalagyan pa. Sa kulay pa lang, ibang klase. Talaga mapapasarap na ang kain mo nito. Wow! Siyempre, sauce. Oh, yung sauce niya, oh. Medyo ang sauce ko nito ay maasim-asim na matamis na maalat. Kaya sarap nito. Kaya masarap po ito sa kanin. Talagang
kapirasong tokwa at eggplant lang, eh, mapaparami ka na ng kanin. Ano po? Ayan. So, ito na po ang ating finished product. Ayan. Okay? Nakikita niyo po ba? Okay. Maraming salamat po sa inyong panonood ng aking pagluluto. Sana inyong suportahan ng aking aking YouTube, Counselor Punch. Mag-subscribe po kayo. Suportahan niyo po ako. At i-ring niyo po ang bell. Ano po? Alam niyo, napakabuti ng Panginoon sa atin kasi lahat ng bitamina ng pagkain ay ibinigay niya na sa atin. Nasa mga halaman, gulay, ano po? At ang lahat ng ginawa niyang halaman at gulay ay meron silang tinatawag na sariling mantika. Ano po? Kaya kung magluluto kayo, huwag niyong dadamihan ng mantika. Ano po, magbabawas na tayo. Ano ho? At kung gusto niyo talaga magmantika, sprinkle niyo lang po sa bandang huli ng inyong pagluluto. Ano po, para maging makintab at kaaya-aya ang inyong niluto. Ano po? So maraming salamat po sa inyong panonood. Muli, ito ang inyong lingkod, si Chef Honch. So ito na po yung final result ng ating niluto ngayong umaga para sa ating ulam ngayong tanghalian. Likas sa tao ang mahilig sa mga masarap na pagkain. Kagaya nito, kaluluto lamang. Pero alam nyo ba na ang paglalakbay sa langit ay magkahalong sarap? At minsan mas marami pa ang hirap. Sana'y lagi tayo nga sa kamay ng ating Panginoong Diyos.